magkakaroon po tayo ng simultaneous na November 15 at saka November 15 if all the requirements na yung EUA revision and also the SAGE recommendation will be published later than November 15. Sisimulan agad ng Department of Health ang pagbibigay ng karagdagang proteksyon laban sa COVID-19 kapag hawak na nila ang rekomendasyon ng World Health Organization Strategic Advisory Group of Experts, partikular na uunahin ang mga nakatanggap ng Sinovac vaccines. We are still awaiting the Strategic Advisory Group of Experts that I mentioned earlier. This is the WHO sanction or supported, which will come out. This advisory will come out within the month, hopefully by mid-November, so that we can already start our boosting booster doses for the healthcare workers. Basta meron ng EUA, meron ng SAGE, so we will be ready to roll out immediately. Nagpaplano na tayo. We have our data. We are validating sa ating mga areas, facilities nationwide. Ano yung mga bakuna nila? Para alam na natin, maibigay natin. As soon as the SAGE recommendations come out the following day, pwede na natin magbakuna sa mga healthcare worker priority. Hinihintay rin ng DOH ang nakapaloob sa rekomendasyon ng WHO SAGE na third dose para sa senior citizens at ang mga immunocompromised o may mga sakit. Doon malalaman ng DOH kung anong akmang COVID-19 vaccines na gagamitin na booster dose at third dose para sa naturang mga sektor. Apat na drug makers na ang nagsumite ng aplikasyon sa Food and Drug Administration para magkaroon ng pagbabago sa emergency use authorization ng kanilang COVID-19 vaccines. Galing po sa Pfizer, sa AstraZeneca, sa Sinovac at saka Sputnik. So nag-request po sila na ma-include ang third dose sa kanilang regimen, no, or a booster dose. At pinadala po nila yung kanilang scientific data available at ito po yung inaaral ngayon ng ating mga expert. 95.39% o 1,563,363 na sa hanay ng A1 sector o healthcare workers ang fully vaccinated. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.